bago ko simulan ang pagbahagi ng orasyon, ay iniimbitahan ko muna kayong makinig sa maikling kwentong ito. Ito ay tungkol sa pinsan ko, Mother Side, na itago na lang natin sa pangalang Carlos. Nangyari ito mga mid-90s. Isang tanghali ay naisipan itong si Carlos na manirador ng ibon. Di naman kalayuan yon, sa likod lang ng bahay ng lola namin. Namangha itong pinsan ko dahil may isang ibon na tinatawag na pirok-pirok na mas malaki pa sa kanyang mga kasama. Nabubukod-tangi ang ibong ito. Gusto itong makuha ni Carlos dahil gagawin niya itong alaga dahil paminsan-minsan lang daw ang may ganyan. Pumulot ito ng mga maliliit na bato para hindi mamatay ang ibon kapag tinirador na niya. Nagtaka na lang ito dahil tatlong beses na ron yung tinamaan pero parang hindi lang inainda ng ibon ang bala ng tirador. Medyo napikon itong si Carlos kaya kumuha na ng mas malaking bato. Inasinta niya ito ng maayos at tinamaan sa dibdib. Nung papabagsak na, isinalo niya ito. Nagulat siya dahil nung tinignan niya yung ibon ay may mga sungay ito sa gilid ng ulo. Ilang segundo lang ang lumipas ay humampas ang isang malamig na hangin. Lumingalinga si Carlos sa paligid niya at parang nasa ibang lugar na siya. Wala na siya sa likod ng bahay ng lola namin. Naging isang malapad na lugar na ito, isang malapad na lupain na may mga berdeng damo. Hindi masyadong maaraw, hindi rin mainit o maalinsangan. Yung parang maulap lang. Tumingala siya at nagulat dahil nakita niya sa kalangitan dalawa ang buwan. Sa may di kalayuan, sa may harap niya ay may isang dalagita na kulay ginto ang buhok na umiiyak. Nilapitan niya ito at tinanong kung bakit ito umiiyak. Ang sagot naman ng dalagita ay pinatay ni Carlos ang kanyang alaga. Humingi siya ng paumanhin at nangangakong hindi na niya uulitin ang kanyang ginawa. Pero ang dalagita ay humihingi ng kapalit. Kailangan daw na pagbayaran ni Carlos ang namatay niyang alaga ng sarili niyang buhay. Ang ibig sabihin ng dalaga ay iiwan ni Carlos ang kanyang pisikal na katawan at sumama ang kaluluwa nito sa mundo ng dalagita para maging asawa niya at ipanganak muli yung ibon na namatay. Nang walang ano-ano ay kinuyog si Carlos ng dalawang malalaking tao. Nagpupumiglas siya pero sobrang higpit ang pagkahawak sa kanya at sobrang lakas ng mga nilalang na yon. Sabi ng babae na ang buhay raw mismo ni Carlos ang kapalit at kailangan raw niyang magpakasal at maisilang muli ang namatay na ibon. Bata pa noon si Carlos, nasa 15 pa lang, kaya hindi ito pumayag at dala na rin siguro ng takot ng mga kababalaghan sa kanyang paligid. Kinaladkad siya ng mga kawal ng babae papasok sa isang malaking butas ng puno ng balite. Pagpasok nila sa loob ay may isang malaking syudad raw sa loob nito. May isang porsyon ng syudad na may mga gumuhong building. Sabi ng babae, kagagawan raw yon ng mga taong nagtatrabaho para sa road widening sa gilid ng balete. Dinala siya sa tahanan ng babae. Isang malaking building raw ito na may hahintulad sa mga magagandang hotel ngayon. Napakalawak raw ng lugar na yon at napakalawak rin ng silid ng babae. Doon raw nila hinintay ang mga magulang ng babae para formal na ipaalam ang kanilang pag-iisang dibdib. Sa kabilang dako naman, ang katawan ni Carlos ay pinagtutulungan na itali ng kanyang tiyuhin at ng aming mga pinsan dahil nagwawala raw ito. Nakita na lang raw ito ni Lola na nakahiga sa likod ng kanyang bahay at sigaw ng sigaw.
Itinali raw nila ito sa loob ng bahay doon sa upuan na kawayan. Malaking boses raw kung magsalita at sumigaw si Carlos. Sabi niya hindi raw siya si Carlos. Kinuha na raw ito ng diwata at dinala sa kanyang lugar. At sabi niya sa kanya na raw ang katawan ni Carlos. Buti na lang may kakilalang pare ang tatay ni Carlos. Hindi naman ito tumanggi at pinuntahan ang nagwawalang katawan ng aming pinsan. Sa kabilang dako naman, si Carlos ay may narinig na mga boses. Siya lang raw ang nakakarinig. Malipas ang ilang segundo, ay sumubsob sa sahig ang kawal at ang babae dahil sa isang malakas na liwanag sa bintana. Alaman ni Carlos na doon sa liwanag ng bintana nagmumula ang mga boses na tumatawag sa pangalan niya. Madaling tumakbo si Carlos at tumalon sa bintanang yon. Pagkatapos nun ay nagising na lang siya na nakatali sa isang upuan at may pare na saboy ng saboy ng agwa bendita sa kanya. Magandang umaga, magandang gabi sa lahat o kung anumang oras man makita ninyo ang videong ito. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay kung ano ang dapat gawin kung kayo ay naka-witness ng isang taong sinapian. At sa tingin niyo po na kayo lamang ang pwedeng makatulong. Sabihin na lang natin ang sitwasyon ay nasa malayong lugar kayo, may outing kayo, tapos mahirap makakuha ng or mahirap makatawag ng pastor, pare o albularyo. Pero dapat, lagi kayong nagpupundo ng dasal at nagpupuder para yung elemento na sumapi ay hindi lumipat sa inyo para may proteksyon kayo. Ang pinakauna niyong gagawin is humingi ng tulong. Dahil alam ko, hindi niyo yung kakayanin na mag-isa. At ang pangalawang gagawin ninyo ay pahawakan niyo sa taong pwedeng tumulong sa inyo ang pasyente para hindi magwala at hindi manakit. Kung alam niyo na ang pasyente ay may background ng psychosis or mental problem, so maaaring sabihin natin na hindi po masamang espiritu o diablo ang dahilan ng kanyang pagwawala. Pero kung kilalang kilala niyo ang pasyente at sa tingin niyo ay wala siyang mental problem, ay pwede po kayong mag-ihip ng orasyon sa kanyang tuktok. Ang orasyon na yan ay ito. Yan po ay mga buhay na salita at may mga espiritong gabay. So kapag sinasaulo nyo pa lang, huwag nyong babanggitin. Sa isip nyo lang i-memorize. Sa kanya banggitin pag gagamitin nyo na para hindi tayo makaistorbo o makagambala sa pananahimik ng mga mabubuting espirito. So pag nagkataon na may sinapian, uusalin nyo yan ng 9 beses tapos iihip nyo sa tuktok. Kasi ang word na bigitoom ay pumapatayan ng kapangyarihan ni Satanas or kapangyarihan na nakakapinsala. So gaya ng sabi ko, magdasal parati ng pondo at saka magpuder. Araw-araw po. Dapat araw-araw po yan. So yan pong muna sa ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, please po tulungan niyo pong lumago aking YouTube channel. Please subscribe po at pakilike ng video. So yun na po. Maraming salamat.